Yung guys, so pag-uusapan natin ngayon, fake driver's license ba ay krimen? Yun ang tatanong, sasagutin natin ngayon. At ano ba ang consequence nito kapag nahulihan ka ng fake ang driver's license mo? Specific lang tayo guys sa driver's license. So kasi ang daming-daming nagpapalakad na driver's license. So, lilinawin lang natin, ito ba ay krimen o hindi? At ano ang penalty ng paggamit ng fake na lisensya? Okay? Yan lang, maikli lang tong video to. So, sa pag-check ng original na lisensya, mayroon tayong initial na checking sa 2600. Tingnan nyo na lang dyan sa ating video, no? At para mag-guide kayo. So, ang pag-uusapan kasi dito, sa video to, sasagutin natin kung ito ba ay krimen o hindi. Sa palagay nyo, i-comment nyo ang sagot. Krimen ba to o hindi? Okay? So, driver's license na fake or fake ay sabi nila, ito ay falsification of public documents. Hindi. Kasi, isa sa mga characteristic, isa sa mga elements ng falsification of public documents, ang unang-una dyan ay public official. So, ngayon, kung ang nag-violate nito ay private, so, hindi siya falsification of public documents. So, under ng DOTR, Joint Administrative of 2014, ang kapag nahulihan ka ng any authorized agent or LTO, sabi na natin, na fake yung lisensya mo, ay traffic violation po ito, mayroong multa na 3,000 pesos, 3,000. October 2018 pa ito So tingnan natin kung tumaas na. So mayroon silang privilege or rights na itaas ito. At siyempre impounding yung kahit legal yung vehicle mo, mai-impound yung sasakyan kapag fake ang drivers. Okay? So in short, hindi ito krimen. Traffic violation lang. Ang penalty ay 3,000 at nakaban ka na 1 year upon receipt ng pagbayad mo. So, nakaban lang naman ng 1 year. Disqualification. Okay? So, yan lang. 3,000 pesos, may impound yung vehicle mo. Tapos yun sa impounding, may proseso dyan. So, daily ang bayaran dyan kapag na-impound yung sasakyan nyo. So mag-ingat po tayo sa mga nagpapalakad ng driver's license. Kasi mas maganda kayo na mismo ang pumunta doon sa malapit na LTO ang nakakasakop sa inyo para maiwasan yung fake license. Kasi 3,000 ang penalty plus suspension na 1 year upon receipt na pagbayad ng penalty. At siyempre, sa mga vehicle owner naman, responsibilidad po natin, responsibilidad nyo na i-check yung driver's license na pinagkakatiwalaan nyo, yung drivers nyo, kung tunay ba yung lisensya niya o hindi. Kung hindi ba yan talahib. Kasi po, sa madaling salita, madadamay ang inyong sasakyan, mai-impound kapag fake ang driver's license ng driver nyo. So, yun, maraming salamat. Sana na kapulutan yung konting impormasyon itong fake na driver's license na position or nahuhulihan ng kahit sinong makahuli dyan sa bawat city ordinance, may kanya-kanya sila dyan na pricing sa fake license. Hindi po yan synchronized. Okay? Pwedeng bumaba yan o pwedeng tumaas ang fine.
kapag nahulihan ang drivers na fake yung lisensya plus ma-impound yung sasakyan. Okay? So maraming salamat at inyong lingkod, no? At huwag niyong kalimutan mag-subscribe, i-click ang notification bell at i-comment ang gusto niyong topic para sa atin. Libre po ang mag-comments and mag-like. So ini-invite po kayong mag-subscribe sa ating maliit na channel. Thank you for watching. Para sa legal case consultation, so connect lamang kayo sa ating messenger polisya ko at sa agaran nating action preferable time sa umaga, so 1-on-1. So at siyempre andyan po yung GCash natin sa baba para sa inyong support na donation and any amount, pwede po kayong mag-send dyan para makabili tayo ng mga tools natin para sa video content natin. Maraming salamat at inyong lingkod, polisya ko. At muling nagsasabi, no, hindi po lahat ng criminologists ay nagpupulis. Yung isa yan dito sa YouTube at your service. Thank you for watching.